Sa mga nagre-request ng programming activity, ito yung pwede nyong gawin. Bali, ito yung activity number 4 natin. Tapos tatawagin natin tong cash dispenser. Bali, ito lang yung mga requirements. Dapat naka OOP siya or object-oriented programming yung approach. Tapos yung programming naman is kahit ano yan. Pwedeng C#, Java, JavaScript at iba pa. Tapos ito naman yung workflow niya. Dapat sa una is i-initialize nyo muna yung dispenser. Tapos yung bawat pera is may tiglilimang quantity. Tapos sa loob ng workflow natin is may loop tayo para i-display yung mga available quantities sa bawat pera. Tapos meron tayong input para kunin kay user. Tapos yung input na yun is yun na yung amount na gagamitin natin sa pag-dispense. Tapos sa dispense naman natin na logic is babawas lang tayo sa bawat quantity kung ano man yung nagamit na pera. Tapos pag hindi naman kayang kumpletuhin yung mga pera na nasa dispenser is ibabalik lang natin to sa quantity. Tapos yung last naman is may condition siya na pag yung amount na in-input ni user is less than or equal to 0, tatapusin na natin yung application. Bali, ito yung scenario number 1 natin. Kung makita nyo, dinisplay ko muna yung mga pera tapos yung mga quantities nila. Tapos dito is may input tayo. Tapos yung nilagay ko is 2,500. Kaya yung output niya is 21,000 tapos 1,500. Tapos nung bumalik tayo sa loop natin, dinisplay niya ulit yung mga available cash natin. Kung mapapansin nyo, yung 1,000 is 3 na lang kasi nabawasan na ng 2. Tapos yung 500 is 4 na lang. Ito naman yung scenario number 2 natin. Kung mapapansin nyo is parehas lang sila. Pero dito yung in-input ko is 2,505. Since wala tayong available na 5 sa available cash natin, kaya hindi niya ito makukompleto. Kaya kung mapapansin nyo, yung output niya is 21,000 tapos 1,500 tapos nag-error na siya na di kaya makompleto. Tapos nung bumalik tayo sa loop natin, kung mapapansin nyo, yung mga available cash natin is hindi nabawasan yung mga quantities. Tapos maghintay ulit siya ng input kay user. Bali, continuous lang yung process na to hanggat hindi nag-input si user ng less than or equal to 0. Sa object-oriented programming pala guys na approach, kung gagawin nyo yung analysis is pwede nyo gawin yung real-world simulation. For example, sa una, diba sa simulation natin para magawa to is kailangan natin ng cash or pera. Tapos yung mga pera is may value. Kaya pwede kayong gumawa ng class na pera tapos may property na value. Tapos sa grouping ng pera is kailangan natin ng container para ilagay yung mga pera based sa value nila. Tapos kailangan din natin ng kamay para i-hold yung money na kukunin natin sa container. Sa workflow naman, for example dito, kung makita nyo, may tiglilima tayong quantities sa bawat pera. Tapos kung kukuha tayo ng 2,500, ibig sabihin babawas lang tayo ng 2 sa 2,000 tapos isa sa 500. Kaya 3 na lang yung 1,000 tapos 4 na lang yung 500. Pero sa sample natin na 2,505, since wala ditong available na 5 na coins, kaya yung gagawin nito after niya makuha yung 2,500 is ibabalik lang niya to sa container kasi hindi niya kayang makompleto yung 2,505. Diba ang simple lang ng workflow natin? Bali, yung next na kailangan natin is yung class naman para sa dispenser. Bali, ito yung mag-hold ng mga containers. Tapos yung containers is may mga pera. Tapos yung mga pera naman natin based sa requirements ng activity na to is dapat may initial value sila na tagpa-5 yung quantities. Bali, ito lang yung mga kailangan natin para magawa yung activity na to. So kung may question kayo guys, ilagay nyo lang sa comments kasi magre-reply naman ako sa inyo eh. Tapos gagawin ko rin to ng solution pag sirit na kayong lahat. So yun lang!